Alas 12 na ng tanghali pero wala pa rin tigil sa kadidilig ng kanyang pananim si Tatay Meliton. Palay ang dati nakatanim sa kanyang 4 na hektaryang lupain. Pero dahil sa El Nino, napwersa siyang magtanim na lang ng pakwan. Kaya kami nagtanim na ng ganyang pakwan para kumita kahit papano. Ang bagay yung naepekto sa amin, gawa nung hindi kami napagpalay. Isa pa yung irigasyon namin ng naliit na tubig. Ngayon pa lang, may malalaking bitak na sa kanyang lupain. Ang dating malakas na supply ng tubig, ganito na lang ngayon. Kabilang ang taniman ni Tatay Meliton sa 14 na lugar sa bansa na dumaranas ng drought. Ibig sabihin, 5 magkakasunod na buwang madalang at mahina ang ulan. 17 lugar naman ang nakararanas ng dry condition. Habang 10 lugar naman ang may dry spell o 3 magkakasunod na buwang mababa sa normal level ang ulan. Ayon sa Task Force El Nino, posibleng may iba pang lugar na maapektuhan ng El Nino. Posibleng madagdagan pa ng 10 by the end of February ang mga probinsyang apektado ng El Nino. Aasahan pa natin na may maaapektuhan either ng dry conditions, dry spell o ng drought sa pagtatapos ng buwan na ito. Handa ang pamahalaang tugunan ng mga apektadong magsasaka. Lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang Department of Agriculture at International Rice Research Institute para mapalakas ang produksyon ng palay sa bansa. Sa ilalim ng kasunduan, magsasagawa ang 2 ahensya ng mga aktibidad na magpapahusay sa serbisyo at dagdag kaalaman sa paggamit ng teknolohiya sa pagsasaka. Hindi lang limitado sa cash assistance, meron ding pagbibigay ng seeds, ng viable crops, meron ding irrigation inputs na pwedeng ibigay, may alternative livelihood, social protection. Doon po tayo sa regional and district offices ng mga concerned agencies makakakuha ng tulong doon sa mga naapektuhan ng El Nino, lalo na sa mga sakahan. Nakipagdialogo naman ang ilang mambabatas sa mga magsasaka sa Rosales, Pangasinan. Inalam nila ang kanilang sitwasyon doon para matugunan ang kanilang pangangailangan. Sa laki ng epekto ng El Nino sa mga magsasaka, umaasa mga katulad ni Tatay Meliton na matulungan sila ng pamahalaan. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pataba at binhi. Mula Tansa, Cavite, Robert Mano, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.